Hi and welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Yan, oh, pinakita ko yung suso ko. Ang ganda ng opening. Basta yung sayo lang ng iba. Oo, at saka ang sexy ng best friend ko. Yes, ladies and gentlemen, my best friend, Charmaine. Diba? Hello, welcome to his channel. Don't forget to subscribe to my channel. Ikaw ang promote ko naman. Kasi meron siyang YouTube channel. It's called Charmaine's Journal. Yes. Kaya lahat kayo mga Meltics, please subscribe to her channel. Lalong-lalo na kung kayo ang to go to Canada. Because my best friend is from Canada. She's from Toronto. Yes. Diba? So, yung vlog niya, makikita nyo the beauty of Toronto. Tapos, marami siyang marami ano. Marami kayong matututunan about Toronto, the Filipino community in Toronto, yung mga ganap sa Toronto. Lahat yun. At syempre, meron din akong vlog about Mel, about us, yung trip namin dito sa Texas. So, you have to watch for that as well. Watch out for it. Ang gusto ko yung habang yung camera, pinapakita ko sa kanya, katabi niya yung suso ko. Ayan o. Andito kami ngayon sa Austin. Binisita niya ako together with yung isa ko pang best friend na si Grace. Grace came from Singapore. I came from Toronto. Oo nga eh. Nagkita-kita kami as yung mutual area ng meeting place namin is Texas. Kasi andito si Kuya Manny, of course, yung brother niya. So dito lang kami nag-decide makita-kita. Pero yung last kita namin was 5 years ago in 2018 sa Canada at ngayon lang ulit kami nagkita after 5 years. Tapos ngayon sa pagkikita namin, andito kami ngayon sa ayan. Garden Springs, 'di ba? As you can see, isa siyang malaking batis, 5 6 7 8. Batis. Malinaw na tubig. Batis, malinaw na tubig. Ready ka na? Jump si Chi. Jump si Chi. For today's vlog, paano natin ha? Kumaga, syempre nandito yung best friend ko. So magkakaroon tayo ng mga moments. Magbigay lang tayo ng brief history. Oo. Ano katagal na tayo mag-best friend? Okay, mag-best friend kami ni Chi. Since first year college. So, sa mga 33 years na kami mag-best friend. Oh my God, sinabi mo. Mahalata ang edad natin. 33 years na kami mag-best friend, going strong. Kahit nasa Pilipinas siya, nasa Canada ako, sa Singapore, si Grace. We talk everyday, maniwala kayo. Through, thank you sa technology at araw-araw. Totoo. Very updated kami sa mga buhay namin. Kaya nung nagkita kami kahapon, parang hindi kami nagkahiwalay because of technology. So, I think, you know, since sinasabi mo yan, I think kung bakit tumagal kami ng 30 years, right? Yeah. 30 years, 30 plus years being best friends. Yeah. Isa sa pinaka main ingredient is communication. Absolutely. Diba? Absolutely. Communication. Kasi we never lost in touch. No, kaya nga it's weird. No, nakita ko na sabi ko parang hindi tayo naghiwalay. Kasi we talk every day. A few times a day actually. Oo. Tapos, para, diba? Oo. Update lang kami ng buhay-buhay namin. Yan, di ba? Sa Austin. Tapos, itong vlog na to, best friends vlog, kung tawagin. Tapos, ano ang sekreto ng long-lasting friendship na talagang lasts a lifetime? Ano ba yun? So, malalaman niyo, as you watch this vlog, kaya abangan. Correct. Tapos, ito na, itutulak ko si Chi dito sa Barton Spring. Parating diba? Na ako inaapi dahil niya ako mamamayin. Tapos, basta, mag-ano lang kayo dyan kasi marami kayong matututunan dito and at the same time, meron kami mga bookingan session. Tapos, tinan nyo, meron siyang haven for dogs. Tinan nyo ha, yung mga aso nagsiswimming. Ayan, oh. Tinan nyo. Oh, diba? This is the dog area ng Barton Springs. Oh. Tapos, habang nagba-vlog ako, nagba-vlog din tong ano. Yes, double vlog ito. Oo, ano, diba? Ano dito sa vlog ko, abangan naman. Correct. Nagko-collab kami. Tapos ito naman yung Barton Springs. Kanina nag-swim ako mula doon, layo, diba, hanggang dito. Okay, nilap ko yan. Nag-laps ako. Nakaisa lang ako kasi talagang, ano, nakakapagod. Nakapagod talaga. Tsaka, napakalamig ng tubig. Kung gaano kainit ngayon, siyang lamig ng tubig. Kaya, sakto lang, di ba? Kumaga, alam mo, sa Pilipinas, marami rin tayo nito eh.
lalo na sa Laguna. May mga nag-travel vlog ako. Ba, meron na bang mga dog area? Wala, parang hindi ko lang masyado sure, pero hindi pa masyado parang nai-implement. Like, syempre like sa Laguna, alam mo sa Laguna, nagkaroon ako ng travel vlog doon. Marami ako pinuntahan doon ng mga falls. Na talagang, yun talagang nature ha. Kasi ito parang medyo man-made na to eh. Ladies and gentlemen, isa siyang malaking batis, di ba? Tapos, since 1929, this spring was made. And then, yeah. Oh. Yes. And then, oh, tumingin pa siya. Gusto din sumali sa ano. Alam niyo, gusto din sumali sa YouTube. Ito si Kuya. Halika nga dito, Kuya. Diba? Anyway, ayan, napakita namin sa inyo. Okay? Ayan. Yan, bukod na napakita namin sa inyo, etong Barton Spring, pinakita ko rin yung suso ko. Tignan mo na. Sa Tagalog, nipple. Utong. Diba? Napaka-Canadian mo naman doon. Ulitin mo nga. Utong. Okay. Oh, anyway, so Canadian kasi kaya ganoon yung ano. Tsaka pag andi dito ka sa Austin, yung vibe dito, it's really ano. Maniwala kayo, napakabuhay na buhay ang vibe ng Austin. Oo. Diba, oh, kaya buhay na buhay sila. Tuwang-tuwa ako dahil syempre yung kapatid ko si Kuya Manny is here. I know. Hi, so, Kuya Manny. Hi, Kuya Manny. Sobrang thank you. Everywhere. In yes. Austin, yeah. Totoo. For the suggestions, I love Barton Spring. Yes. Diba? Lalo na meron silang dog area. Dog designated area. The mall. I know. Kaya sana sa Pilipinas, meron tayong mga ganito ha. Oh, papakita ko ulit. Oh, ayan. Diba? Ang maganda dito, bukod sa itong sa spring ito, may mga lifeguard. Ang dami na naka-standby kasi syempre parang yeah, for safety and everything. Oh, 'di ba? So oh, ayun na kasi dumadami ng tao. Babalik na kami, 'di ba? Utong. 'Di ba? The word for today, utong. Okay? Ay magsuswimming na si Chi. Okay. And from Toronto. Hindi, saan tayo galing? Galing tayong Barton Springs. Na sinabi natin sa kanila na papakita natin yung ibang part ng Austin. Andito tayo ngayon sa Brentwood Park. Tapos magti-360 kami. Kung puro tubig yung nakita nyo kanina, ito naman. Itong Brentwood Neighborhood. Oo. Para tayo nasa wildlife. Ano ang pinaka-ano mo? Pinaka-most unforgettable experience natin dalawa. Pero... Nating dalawa o ako lang? Nating dalawa, pero yung pinaka-funniest at the same time. Unforgettable, ano, moments nating dalawa. Yung ano natin, yung banter natin. Okay. Yung impromptu banter natin to that yung SM. Yung, eto lang yun eh. Kailan lang yan eh. Yung SM. Yung alam yan. Fortune Cookie. Yan, yung Fortune Cookie. At syempre, lahat yung mga pinuntahan natin tulad ng Nichans, ganyan, yung lahat ng hinainan natin. Tsaka yung mga, ano, mga establishments na napuntahan natin na ibang-iba sa Toronto. So, coming to Austin is quite an experience for me. Ang dami kong nakita dito na wala sa Toronto na makikita niyo yun sa mga ibang vlogs namin. Kaya, everything, wala akong masasabi. I love Austin 100%. I would come back to Austin. Wow! Everything is, buti lang na-cover natin lahat by video. Kasi, very memorable lahat talaga. Totoo. Wala akong itong lakabigil kung ano favorite ko. Wala. Lahat. Ako naman, panawagan sa tourism ng Austin. Inaangat kayo nito. Austin, bigyan niyo to ng ano. Oo, totoo. Ambassador dress 'yun na to. Ako pinaka most unforgettable ko yung pumunta tayo ng Batangas when we were still in college. Yun, hindi ko makalimutan yun. Bakit tayo napunta ng Batangas, Bebo? Kasi yun ang tinatanong ko sa'yo. Most unforgettable experience natin dalawa. Bebo, ang pinag-uusapan natin, hindi. Yung andito tayo sa Austin. No.
Dahil, tinan mo ha. Ito. Ito. Taka muna. Ang tawag dito, gaslight. Hindi gina-gaslight. Hindi gaslight. No. Taka lang ha, may nakita ko isang parang manika naglalakad. na Twilight Zone ako. Kasi napakagandang bata. Anyway, kasi, hindi. Ang pinag-uusapan natin kasi kung, di ba, galing tayong Barton Springs, we were talking about gano'n nakatagal yung friendship natin, ano yung mga experiences natin, what makes the best friend, ano yung mga formula for becoming best friends, na paano tayo tumagal, di ba? So ngayon, best friends pa rin ang pinag-uusapan natin, kung ano ang most unforgettable experience natin dalawa. Yung sinabi mo dito sa Austin. For Austin yun. Pero for Austin. Okay, bibilisan ko lang. In general, unforgettable moment. Huwag mo aagawin yung ano ko, sinabi ko. Yung nandun tayo sa labas ng Saviorville. Hindi ko na-elaborate kung ano. Basta, nakatulog kami sa labas ng simbahan. My God. Nakatulog kami sa labas ng simbahan. May simbang gabi nun. Nandun lang kami sa damuhan. The three of us, Grace, Mel, and I. College kami nun. At nakatulog kami sa labas ng simbahan, nagdadatingan yung mga taong magsisimbang gabi. Tapos nagigisingan na kami dahil kailangan namin bumangadal na kakaya. In other words, kasi lasing kami. Ayaw pa niya sabihin. Pero sa totoong buhay, galing kaming party nung college days namin, nalasing kami. Tapos we end up talking to each other sa labas ng chapel, parang church yun. Tapos nakatulog kami kasi nga syempre ngenge senglot. Tapos ayan na, may parang ganyan, may bell. Ganyan. Yung bell ang gumising. Oo, naalala ko 'yun. Time na timing nga, 'di ba? Tapos ako naman yung nagbatangas kami. Pumunta kami Batangas, nag-road trip kaming dalawa. Tapos ang sabi namin dalawa, 3 nights kami o 2 nights ba 'yon and 3 days, ganyan. So pumunta kami ng Batangas, naligaw kami doon. Pumunta kami sa mga resort, may mga dala kaming pagkain, nag-set up kami ng tent sa isang resort. Tapos may kinuha lang akong gamit, pagbalik ko naubos yung lahat yung pagkain namin kasi may aso kinain. Nilamok kami doon, nairita kami. Ang ending, umuwi na lang kami. Hindi kami nag-overnight kasi nairita kami. So, umuwi kami. Pero road trip. Pero along the way, tawa pa rin kami ng tawa. No? Siguro yun yung pinaka, hindi ko rin makakalimutan yung sa amin dalawa ni Chi. It's because we always laugh. Silly things eh. Yeah, so, totoo. Kahit ano lang pinagtatawa na namin. Hindi, mababaw lang kaligayan natin, hindi naman. Yes. Amazing! Yan, katulad nito, itong mga usapan namin, ito yung mga gusto namin i-share sa inyo, mga Meltics, na syempre, lalo na sa mga kabataan ngayon, you have to choose your friends. Very important yan. Dahil ang kaibigan, yan ang maghahango sa'yo. Pag down ka, pag mali ang ginagawa mo, ang best friend ang hahango sa'yo. Totoo. Kaya I am standing here because of my best friend. Because Mel, tatawag ako. Itong problema, anong tingin mo? They see it. Kasi there are things that beyond your control, beyond your vision, hindi mo makikita kung ikaw yan eh. Pero best friends can see it. Kaya, trust your best friend, listen to what they say, and it's always true. What they say is always true. Totoo. Kaya nga ngayon, alam niyang wala akong pera, pauutangin niya ako. Oh, bigyan niya ako. Ito nakakaangat sa amin sa buhay eh. Nagising ako. Puyat kami dahil syempre pag nasa ibang bansa ka, talagang ang tendency nilulubos mo eh, di ba? And then, to add to what my best friend said, kumbaga syempre kami nag-start kami nung college. So siguro yung mga nanonood ngayon, mga Meltics na nasa college kayo, piliin niyo yung mga kaibigan niyo kasi hanggang sa pagtanda niyo, nako napakasarap magkaroon ng special someone in your life, which is your best friend. Katulad din ng sinabi ni Chi na kumaga kung ano yung mga minsan na hindi mo nasasabi sa pamilya mo, nasasabi sa kaibigan mo eh. Totoo, di ba? Kasi ang ganda nung meron kang napaghihinga ng sama ng loob. Hindi lang yung sama ng loob, hindi naman problema. Pati yung mga happy moments. Achievements sa buhay. You're your best friend. And
ito ang mami-measure nyo kung ano ang totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan will never get jealous of your achievement, ever. Totoo. Kasi pag ang kaibigan mo nag-selos na sa achievements mo at kinocompete ka na, hindi kaibigan. Totoo. I agree. Agree, diba? And totoo. And at the same time, alam mo, sa mga pagkakaibigan, kahit na ilang taon ang lumipas, pag nagkita kayo, hindi nagbabago. Ando doon pa din yung genuine friendship. Mm-hmm. Walang-walang, hindi kayo plastic, hindi kayo whatever. Kumaga parang who you are, accepted yan eh, ng bawat isa, di ba? Kung mag-best friend kayo, yung nakaraos ka o mas nakaangad ka sa buhay. Walang ganon-ganon pagdating sa friendship eh. Sa best friends. No? So sana mga Meltics, itong content na best friends content, yan, yung mga ganyan, yung mga narinig nyo sa amin. Yung mga nanonood ngayon, nako, sana namimiss nyo yung kaibigan nyo, number one, di ba? Tawagan nyo na, kamustahin nyo. I-add ko lang kasi, ang Gen Z sa ngayon, they all tend to, kasi yung technology is very, ano na, accessible. True. Kaya parati nilang nasa cellphone. Go out, mingle, meet people, very important yan. Yung, kung gayahin nyo yung sinaunang panahon back in the day kung paano magkaroon ng kaibigan, we interact, we go out. Wag lang text and text, wala. You have to see, you have to meet. Ayan. So, thank you so much, mga Meltics. And of course, syempre, follow Charmaine's Journal. Especially sa mga taong ano nasa Canada or mga may plan kayo to go to Canada, especially in Toronto. Ayan, marami kayong makukuhang mga tips, advices, opinions, ideas dun sa kanyang vlog. And of course, share this vlog mga Meltics, lalo sa may mga best friends. Ayan, hit the notification bell para updated kayo sa kung ano man ang mga susunod na vlogs. God bless everybody. Keep safe. Bye for now. Bye for now. And travel kayo. Mag-travel kayo, especially sa mga best friends nyo. Don't miss the opportunity to travel because it's the best reward para sa friendship ninyo. Promise. God bless.